Kasi yung ano dito ng Pepsi, which is the beverage, the snacks, and the nutrition. Kami sa snacks, no, fortunately, you know, directly sa Pepsi, kaya medyo okay naman yung pagdating sa business side. And ang trabaho ko po sa Pepsi ay I'm a quality and food safety manager. So basically, I'm the site expert trainer. Nagtitrain po ako ng mga tao sa Pepsi tungkol po sa policies, procedures, tapos gumagawa rin po kami ng policies, procedures. Tinuturoan po namin yung mga tao paano po magkaroon ng magandang presentations at dinidevelop po namin yung mga soft skills. And yung mga pagkakataong yun, nakatapos ko lang ng makagraduate sa UP at sa Pepsi Turkey ng site expert training course na nakilala ko ang sila Dex. Tapos magagawa sila ng ganito. Sinabi ko, why not, you know, use my knowledge how to present and develop ito. Ang problema po kasi sa mga sa atin ngayon, masyadong po technical yung mga tao. Highly intelligent. Pero hindi po nila naiisip na para po mag-survive sa buhay, kailangan po natin ng EQ or emotional quotient po yung dapat natin i-develop. Ano po yung gagawin natin sa buhay pag nangyari yung ganito? And ang topic ko pong pag-uusapan ngayon is tungkol sa scam. So, again, okay, so somewhere, tanong ko lang po, sino po yung naka-experience na dito ng maloko po? Maloko tungkol sa investment po, ah. Mag-focus po tayo sa investment. Power! So, may good news po ako sa inyo at saka bad news. The good news is, hindi po kayo ang 50% ay kasalanan, bakit kayo na-scam? The bad news is, 50% po kayong may kasalanan. Why I said that hindi po yung kasalanan? Kasi, tandaan niyo po, ang purpose po ng scammer is to entice you, kuhanin kayo para po kayo mag-invest, para makuha money nyo. Kaya nga po sinasabi nila, meron po bang nag-umakit sa inyo na sinabing hindi po kikita? Lagi po lahat kikita. Pati yung franchise, lagi po nilang sinasabi. Sure, 100% within 6 months ang ROI natin. So, ikaw naman, sige, tayo ng business, after 3 months, walang benta, sarado ang business, nasa na yung ROI mo. So gamit pa rin. At saka pangalawa po, ang pangatlo po, it's a science. Kahit po kami po sa international company, sa Pepsi po, meron po kami yung section doon, ang tawag po namin ay marketing. The main purpose of marketing is para pag-aralan yung mga tao at kung ano yung gusto nila para bumili sa amin. So, ano po ang laban ng isang ordinary OFW sa isang ordinary course, tapos yun yung expertise niya? I'm a good safety. I want to be best of what I'm doing. If you are a marketing graduate, you must be the best of what you're doing. So, the more na mahikayat kayo, the more na magiging expert sila. At yun po ang ginagamit niyo ng mga scammers. So kung mapapansin niyo po, yun po yung mga normal word. Easy money. Sa totoo lang po, kaya pong easy ngayon. Kaya huwag po kayong maniniwala dyan. 100% money back. So meron po pong sinasabi sila, join today. Or kaya, may secret of millionaires. So paano maging mayaman? Yun yung mga best in the market. Yan po yung mga ginagamit nila pakitayat po sa atin. Okay. So, sa atin po, kaya nga po sinasabi ko, kailangan po natin laging mag-aral kasi nag-develop po sila. I was with my yung list ko a while ago kasi hindi lang sa investment ha, pati sa daily activity, those that are finding jobs, may scam na rin. Yung kasi galing ako sa agency sa Pilipinas. Okay, so it so happens, yung pamangkin ko, naka-receive siya ng email coming from my agency daw na saying that meron daw deployment sa Canada, Australia. So,
The problem is, para two slots available, kailangan mo na mag-apply, kailangan mo na mag-send ng 4,000 para doon sa seminar. So, ito namang parangin ko, i-send money, 4,000 para nga sa seminar, tapos sa kanya ko tinawagan. Sabi ko sa kanya, yung agency ko, hindi sila tumatanggap o humingi ng kahit na anong pera. And it turns out, it's a scam. All the information given are right, except for the 4,000 and except for the seminar. The name of the agency, katulad ng ginagawa natin, name of the agency available din sa internet, so they grab it. Yung representative ng agency, it's available internet, so they grab it. Yung registration sa OWA, they grab it, and then if you put it on OWA, oh na naman, eto na naman yung save. Kaya lang, meron isa siyang pagkakamali. Nirimig ko yung pera dun sa tao, hindi dun sa agency. That's the first mistake that you need to realize, that if it's a company or agency you're working with, you should send the money to the agency and not to the person. Paano ba naman? They are earning millions, guys. So, meaning they have a bank account. So, don't tell me that remittance will do. No. A company should have a bank account and you should send money. So, that's a no-no. Kaya ganyan din sa investment. Pagka ang investment, nag-send kayo ng money through remittance through a certain person, bakit na yan? So, medyo layo-layo na kayo. So again, so defining the fraud and scam, so it's knowing misrepresentation. So, kaya nila. Ginagamit nila ang kahit na sinong tao. So, pwede nilang... What happened? Okay, so, yan sa mga technical issues na kailangan namin pag-anuan. So, pag nagpe-present kayo, laging technology is a tool. But that's not your presentation. The presentation is always on your mind. So, you need to remember that one. So, ano lang, tidbits lang para din sa mga ano. So, minimis and represent nila. Kinukuha nila lahat ng information available and they are always looking for those low instance na makukuha nila information. Sabihin mo lang natin, isang libong tao, hindi kaya kayo mag-invest. Only 100, you know, manage to do it. And for 4,000, that's already a... That's 4,000, sorry, nahirap sa math. 1,000, that's almost 440,000 pesos. So, that's a huge money. So, kailangan mag-ingat po tayo sa mga ganun. So, there are four types of investment scheme. The first type is fancy wealth. So, okay. Bago yun, so, dati, sinasabi nila, ang kalimitan daw may scam noong 1990s, so around before 2000, dati kalimitan daw na-scam is mangmang. Mahihira. Hindi nakapag-aral. So, minsan sinasabihan pa nila ng tanga. Bakit ka naniwala? Diba? Yung mga hindi, no read, no write. Ito yung mga kalimitan na scam. Kaya lang, through the years, ito na yung mga kalimitan na scam. It doesn't matter if you are rich, middle class, or poor. It doesn't matter if you are illiterate, or, you know, no read, no write, high school graduate, college graduate, or even, you know, a professional. It doesn't matter if you are, you know, living in a condo, living in a big house, or living in a farm. Wala na po ngayong pinipili ang scammer. Lahat po tayo ay pwedeng mabiktima. So, kailangan po natin mag-ingat. Okay? So, as it said, beware of scammers. Lagi po namin sinasabi, if it sounds to be true, if it sounds too good to be true, it's probably. So, ano na kayo calculate nung? Always watch out. And scams, normally how we prevent that one, so this is the first one, fancy wealth scheme.
So ano po yung ginagawa nito, yung fancy wealth scheme? So, eto naman po, kasi nga, ano po ba ang focus natin, bakit tayo nag-invest? Is to earn more money. Ginagamit po ito ng mga scammers. You can earn money, you know, your 100, 1,000 magiging 100,000 within 1 month. Is it possible? So, minsan, sinasabi nila na just, you know, give you your 10,000, sit back, you know, you will earn money 5,000. At tulad yung nangyari dito sa car, yung recently na investment tungkol sa sasakyan, di ba? So, bakit naman, you are earning, just give me your car, then I will give you a monthly basis some money, okay, 15,000 na enough para dun sa loan mo sa banko, and then at the same time, yung sasakyan ka pa. But it will entice you. First month, second month, it's okay. On the third, fourth month, on the fifth month, ganun din. Nangyayari, wipe up na. And the most recently is Bitcoin. Bitcoin is a cryptocurrency. It's based on, you know, a money which is not regulated by any government in any country. However, they have, you know, this system where it is checked. It's called, you know, mining. May mga mining sila dyan, either cloud or either hardware. So it will be explained by Dex. Isa sa mga investment. It's a good investment, by the way. I'm not saying it's not, but the thing is, it is very, very difficult for those that doesn't have any experience in terms of internet. Kasi maraming scam pagdating sa internet. And I will show you some because the good thing about international company, tinuturuan nila kami paano ma-determine kung yung email mo ay scam, kung yung website mo ay scam. Meron kami ganung klaseng test sa kumpanya namin na tinetestin yung bawat tao na anong gagawin mo pagka ganito. I have some two slides na papakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan ng original email at saka scam na email. Okay? So, the second is the multi-level marketing. Ayan. Sinasabi nila na mag-ikayat ka lang ng dalawa. Ayan. So, well, it's giving you extra income. But the thing is, again, multi-level marketing is a good business. Don't take me wrong. It's a good business, multi-level marketing. If they have a good product, which, you know, can compete with that market, hindi naman yung toothpaste ay 100, tapos yung toothpaste nila 1,000, medyo ato ka na dyan. They have the great, I'm telling you, if you join a multi-level marketing, lahat ng sales style, lahat ng sales strategy, ituturo nila sa inyo paano i-convince. And that's the great thing about multi-level marketing. Marami din naging successful sa multi-level marketing, like that they started at multi-level marketing, like Avon. Avon started, you know, and then they become, you know, a good company. Amway is also one of them, but scrupulous, you know, those guys that really are scammers, ginagamit nila yan para makakuha ng pera sa mga tao. So, if it's about wealth, fancy wealth, so meron din dyan. Iba naman, email. Magbibigay ng email sa inyo na meron akong inheritance. Normally from Nigeria, you know, I have inheritance this big, you know, $100,000. Okay, that to be it. I need your help to be able to have that. Please send me this money, and then once I get my inheritance, I will give you back times three. So, again, ginagamit na naman. Fancy wealth, easy money, yun yung kalimitang ginagamit. So mag-ingat tayo sa mga ganon. Sasabihan din namin, ituturo din namin kung ano yung mga ways para maiwasan yan. Second type is the reputation or credibility. Okay, reputation and credibility. So, anong ginagawa nila? Normally, ginagamit nila yung pangalan ng mga sikat na tao. Okay, so, sikitan. Boss Sanchez. Nagpa-picture lang. Usong-usong niya ngayon, pati sa Senado, nagpa-picture lang. Parang alay ka na sa kanya. Pero no, don't be fooled with those things. So, ginagamit nila yung credibility.
So, sinasabi nila dati silang presidente ng ganito, dati silang kawani ng ganito, na nagtayo sila dahil meron mas magandang oportunidad para kumita. Yun yung kalimitang pitch na ginagamit nila. So, kailangan tayo mag-ingat sa mga ganong klase. So, and then, the bandwagon. This bandwagon is, for instance, sa buong meron kayong organization dito, right? So, may isa lang na nahikayat, tapos almost 10 or 5 ang nahikayat na. So, anong nangyari? Uy, sumali ka na rin. Baka mahuli ka. So, pag umangat tong Bitcoin na to, using this agency, mahuli ka. Kaya sumama ka na rin. Bigyan mo ako ng 5,000, and then, ako nang bahala dyan. Magiging ayos tayo. Ang nangyari sa India, sa Bitcoin, ang nangyari is, isa siyang organization. Tapos, parang it's, before the India, it's, there is a scam on the America, it's because of the religious group. It's a religious group. So, what happened was the pastor really is, you know, enticing all congregate na mag-invest 5,000, 10,000. So, para na din daw tulog sa simbahan. So, it turns out na it is, you know, the money is siphoned from one account to another company. It is owned by the son of the pastor. At the end, when they look at it, then they have a mortgage company. And then on that mortgage company, nakita nila may mga porch, may mga mamahaling sasakyan, mga malalaking bahay. And it turns out that only 10% of the money are really invested, and the 90% are being spent by the pastor's family. So, and this is, you know, quite disturbing na bakit nangyayari to. Tapos, ginagamit pa nila bandwagon. Dahil nga, syempre, lahat kayo, isa o dalawa na lang, syempre, yung dalawang tao, tatlong tao, naka-pressure siya. Sige na nga. So, don't be pressured. So, and the last type is the undersupply. Yan. Kalimitan niya sinasabi. Dalawa na lang. Isa na lang. Ang sinasabi niya, normally, yung undersupply. So, pag hindi mo ito kinuha at umangat to, sorry ka na lang. Hindi mo na tumako. Hindi ka na yayaman. Wala na. Hindi ka na makakasama sa Bitcoin. Or, hindi ka na, you know, yung investment na to, is hindi mo na makukuha to. Ganito na lang yan. Or, sinasabi nila, 70% na lang ito. 70% na lang. Only today, 70%. Pag hindi mo to binili or hindi ka nagbigay ng pera dito, wala na yung 70%. Next day, it will be original price. So, tayo naman, syempre, sayang yung 70%. We give money. So, that's a scheme. You don't listen with that undersupply. So, basically, yan po yung, you know, ang mga iba't-ibang klase ng scams. So, may mga iba't iba pa po na actually meron pa pong 10 class, meron pa po dyang personal naman na scam, which is the love and romance scam or the I love you scam. Meron yan. Yan yung mga gusto, yung foreigner GF and foreigner BF by online, ang tawag po doon, I love you scam. Meron pong ganyan sa Pilipinas. So, meron yung nato, yung katuloy na sinabi ko, job and employment scam. Iba't iba po yan. Pero ito po, specific po itong apat na to para po sa investment. Dahil ito po yung topic natin. So, at paano po natin lalabanan ng mga scams? Stop, think before making the decision. Okay? So, normally, say no. At first, it's say no. This is what you need to end the conversation. Ayoko niyan. Kahit paano sabihin niya, kahit pa sinusundan kayo, ayoko niyan. Because once, as I told you, just like the multi-level marketing or, you know, networking, they are trained. Pag kumagat ka, pag nakipag-usap ka sa kanila, the first instance, huli ka na. They will use all their marketing and sales strategy just to, you know, give the money. So, you need really to be very, very careful in that time. Say no. If you really doesn't want it, say no immediately. Okay? So, then, you can, you know, turn the table. You can ask them question. Is it registered sa SEC? Okay?
sino yung kumakausap sa inyo, tanungin nyo, may experience ka na ba? Pero yung sabihin sa kanya, nasan yung portfolio mo? Are you earning, really earning? Baka naman, you know, bago ka pa lang, tapos gusto mo lang ng marami, ikaw mismo, hindi mo nasubukan. So, try asking question. Yun yung the best way para ma-deflect. Alin dito ng mga lawyers, ganyan din ang ginagawa pagka yung talo na sila sa arguments. Maganda tong ano, pag sa argument, ask questions din yung ginagawa nila. So, lahat, kung turn the table, ano pa, ask them kung register ba sila. Kasi, kalimitan yung mga yan, mabuo ka lang. Kaya kailangan yun yung hard documents. So, sasabihin nila kung sino-sinong tao, kung sino-sinong kumpanya, kung ano-anong registration. So, kailangan hanapan nyo sila ng registration. Sa marami yan, pati nga banko, ni-misrepresent nila mga banko, kumpanya, agency, gobyerno, public, individual, celebrities, ginagamit nila lahat yan. Kaya ang kailangan nyo is hard evidence and documentation. So, and then, discuss with your family member or a professional. You heard it, okay? You learn about it, and talk to other professionals. Yan yung best way. Kasi, tandaan nyo, kailangan nyo ng tulong. Ang lagi kong sinasabi, use your gig. Yung gig yung magsasalba sa atin kung paano tayo. Gig meaning group. G-I-G. So, G is group. Okay? Pwede yung Angat Pilipinas. Hangin kayo ng sa amin ng tulong. I means the individual. You need to be, you know, helping a professional individual. And G is the God. To sit within your conscience, to sit with you, you know, where aligned with your religion. Yun yung mga kailangan yung soul para sa mga ganyang klase. Just because it's earning doesn't mean that it's safe. Parang yan. It's not always about, you know, the first money that comes in. It's about the stability of the investment. It's the stability of the investment. Always remember that one. Most of the scammers will give you your first and second earning. But if it's not stable, the company is not stable, I'm telling you, it will be out sooner than you think of. And high yield equals high risk. Hindi po low risk, low risk tapos high yield ang sinasabi nila. Normal po yan. Kahit po sa banko, pag sinabi nila, meron pong risk category po yung mga tao. Medium risk, high risk, you know. Base dun sa risk tolerance mo, ganun din po yung binibigay nilang investment. Pero pagka po sinabi nila na low risk to, pero high yield, ay medyo, ano na, kabahan na po kayo doon. Medyo mag-isip-isip na po kayo. Invest only what you can afford to lose. To lose. Investment is not a guarantee. Investment is something that, you know, something you can do. So, hindi po ibig sabihin nag-invest kayo, sigurado na po 100%. Hindi po ganun. Wala pong nagsasabi ng ganun, guaranteed. Pagka po may nagsabi sa inyong guaranteed earnings, eh, kabahan na po kayo. Wala pong guarantee kahit nga po business, kahit po saan. Kahit po yung sinasabi nilang pinaka-safest, it is the banks and mutual funds, hindi pa rin po yung guaranteed. So, kaya kailangan po, handa po kayo. And that's going back, na sa investment po kasi, my first 3 years here, I lost almost a million because of wrong investment. Okay? I lost almost a million. Hindi po dahil yung sa hindi magaling yung investment. It's just so happened kasi yung strategy ko is may extra kong pera or pag may bonus ako, end of the year, nilalagay ko siya. Bonus end of the year, nilalagay ko siya. Ang problema, pag sinabi po natin na extrang pera po, pag sinabi po natin yan, ang extrang pera ay pwede natin gastusin. Kaya ang ginawa ko po, ni-reverse ko po yung strategy ko. Ang ginawa ko pong reverse na strategy ko is, pumunta po ako sa budgeting. From budgeting, dun ko po nilagay na monthly, kailangan meron akong ganitong amount ng i-invest. Which is go directly to the bank. So, every month po, meron pong at least 10,000, 20,000 na pumupunta sa
bangko. Hindi na po ako naglalamsang. Kasi pag po, yun po yung natutunan ko, ewan ko, sa akin lang po kasi, pagka po ako kunyari may 100,000 loose money, hindi naman loose money, but extra pera, na nasa bangko lang, it's easy to get, it's easy to spend. At ewan ko ba, bakit yung mga kamag-anak natin at pamilya sa Pilipinas, ang galing na, may psychic power sila. Meron silang psychic power na alam nilang may extra pera ka, so, bigla nilang kuya, baka na may sakit yung pamangkit ko, baka naman pwedeng makahiram kahit 10,000, 5,000. So, and this is why I changed my strategy. So, yung loose money ko, dinivide ko 2 months, and yung mga months na yun, kinuha ko siya at nilagay ko sa investment. Kasi nga, loose money, extra pera, yun ang mahirap. Extra pera is pwede natin ma-dapsot. And of course, diversify. Use your SSS and pag-ibig, guys. SSS and pag-ibig. There is a investment based SSS and pag-ibig. Please use that one. So, pagka po ako nag-dividend po ako ng sa kumpanya po kasi, may sinimulan kami na retirement planning at saka yung financial literacy din po sa PepsiCo kasi we are almost 40 to 50 employees. So, ginagawa po namin kasi continuous yan. So, sinasabi ko po kasi sa retirement is, huwag po tayong aasa sa isa lang. So, kung meron kang pag-ibig, gamitin mo si pag-ibig, mag-invest ka doon. Kung merong SSS, mag-invest ka doon, mag-extra ka doon. Kasi at least all, low risk. Yung mga ganyan, guaranteed dyan ng gobyerno. Kung meron kang insurance, yung valuable life insurance, ha, hindi yung normal one-time insurance. So, gamitin mo rin yun. So, ang pinapaliwanag ko kasi sa kanila, ang pinapaliwanag ko kasi sa kanila, pagka madami, rule of average, madami kang investment, bumagsak man ang isa, pag in-average mo yan, kita ka pa rin. Yun po yung sinasabi namin lagi sa kanila. Okay? So, kung sakaling may mangyari at nasa kayo, saan kayo tatakbo at ano po pwede niyong puntahan? SEC. So, ano pa? Ito yung mga, may mga advisory po dyan. Ano po yung mga current? One Lightning, yung mga yan. So, gold, hindi ko alam kung ano yung gold na niya. Okay? So, scam alert, meron din po sila. So, use all the tools of the government. It's available online. Wag lang po tayo mag-Facebook, wag lang po tayo mag-Twitter, at wag lang po tayong mag-search sa Google. Gamitin po natin din ang website or ang technology for our own advantage. So, ano pa? Sa NBI po, pwede din po tayo tumakbo. Okay? So, yan po. Papakita ko lang po sa inyo yung paano ma-determine ng isang first po, ito po yung dinevelop po namin na ano, sa kumpanya po, together with one of my colleagues, ito po yung dinevelop namin plan para po sa financial literacy. So, it's composed of 4 blocks. So, sa block po na una, personal financial inventory, emergency funds, insurance, setting financial goals. Kasi po, gustong-gusto nyo pong mag-invest, kaya lang, kung ang basis nyo po, ang base nyo ay napakarupo, ako na po nagsasabi sa inyo, mas mawawalan po kayo ng pera. Kasi, in-invest nyo siya, may nangyari, anong gagawin nyo sa investment nyo? Withdraw. Kuha. May withdrawal fee po tayo pagdating sa bangko. Tapos, meron po silang tenure na sinasabi. Kaya kailangan po yung base nyo maganda. Ang mga investment nyo po na pwede dyan, yan po yung savings, mutual funds, yan po yung sa first block. Second block po is budgeting, preventing scam, saka managing your debt. Yung debt po, managing your debt, paano magbayad ng utang? Marami po kasi yan eh. Pwede pong yung avalanche method, meron naman pong yung tatlong klaseng method dyan, yung avalanche. Pwede po rin po kayo, tinuturo din po namin yan. Ano po yung dapat unahin, ano, meron po yung mga system, hindi para po yan sa tamang pagmamanage ng debt. Hindi lang po pwede pag-utang, kundi tamang pagbayad ng utang. Kasi po, ako po, lahat po ito na-experience ko, kaya po yung ginawang ko ng ganitong style. Tapos, ang pwede pong investment yan, pagkatapos po ng module 2, yan po yung mga stocks, money markets, bitcoins. Yan na po yan, mga high risk. Tapos, yung module 3 po, outside forces, inflation, interest, taxation. Sino naman po kasi gustong matutunan ng mga yan? Yan naman po, para naman po dyan sa mga gustong mag-business na.
Yan po kasi magiging factor niyan. And of course, the module four is enjoyment. What do you want to do? You want to help people? You want to have scholar students? It's up to you. You want to help the church? You want do whatever you want, but that's the fourth thing. You want to travel, kaya lang kailangan yung module 1, module 2, module 3, kailangan nating matapos bago tayo mag-enjoy. Kasi hanggat hindi mo ginagawa yan, medyo, ako na nagsasabi sa inyo, lahat, o konti lang, almost 1% lang po sa nagtayo ng business is nag-succeed. And the 99% fail, and they don't have a backup plan. And really, they don't have a money management skill. Okay? So, okay, ito po yung isa sa mga sinasabi ko po sa inyo. Okay, may email po galing sa DPI. Okay? Sinasabi dito na, dear DPI cardholder, greetings from Express Mobile user. Your account number is saying that much. And then they're saying, please, credit card, you know, update your information in your mobile and then click this link para ma-update siya. Tapos may attachment pa siya. Tapos, so, yan po. Citibank, nagsesend din po yan mga ganyan. Kaya lang po, saan po itong email na to? Paano nyo po madeterminas kami email? Kaya wag po kayong basta-basta mag-click. Paano po nangyaring sa mga email? Una po, kung meron po nagsesend nyo sa banko, ni-update ang inyong account, hindi po ba dapat meron siyang logo? Okay. Wala po siyang logo. Pangalawa, yung email address na nakalagay doon is mali. DPI tapos exclamation point. Hindi po ba dapat DPI lang? Okay, dapat titingnan nyo po yun. Pangatlo, kung nag-a-update po kayo at nag-send sa inyo ang banko, tandaan nyo po, pangalan o apelyido nyo po ang gagamitin, hindi dear client or, you know, members. Specific po yung pangalan. Kung Aldwin, Aldwin Resurreccion. Kaya pagka po medyo hindi, talo tayo dyan. Tapos, call to action, urgency. Kailangan i-update mo na. Pag hindi mo na-update, ibablock namin yung account mo. Huwag po kayong maniniwala na gano'n. Kasi, meron pong rule, hindi po nila pwede basta-basta. Hindi po pwede basta. Kahit sa ampung banko, hindi po nila pwede basta-basta i-blank up yung account mo. Panglima, hyperlink. Ang banko po, pag gusto nyo mag-update, wala po silang hyperlink. Wala po yung link-link na ganyan. Kailangan nyo pong pumunta sa account nila, kailangan nyo pong pumunta dun sa website nila. Okay? At last, okay, pag nakatira, wala po dapat attachment. Ang attachment po, normally, pag kinlink nyo yung virus. Tandaan nyo po yung I love you virus. Na pag kinlink nyo, tapos may attachment, lahat ng computer nyo from AMA, kaya sumikat ang AMA nyo, maraming nag-ano, may pumasok. Ganyan din, attachment lang din. So, ito po yung example ng ano ng email. So, kaya po mag-ingat po kayo. So, next naman po, okay, website. Okay. Famous website, Facebook. So, magre-register kayo. Unang yung titingnan, HTTPS. Kailangan may S. Yung address niya, kailangan may S, meaning secure. Pangalawa, right web address o yung URL niya. Kailangan, pag Facebook, facebook.com. Wala siyang, you know, name ng tao tapos Facebook. Kailangan Facebook lang. Pangatlo, kung nagbabrowse po kayo sa computer, normally may lock. May lock po yan, yung parang padlock. Yung padlock po yun, either nasa kanan ng browser URL o nasa kaliwa o kaya nasa baba. So, kailangan po ng padlock. At pang-apat po yung logo. Kung mapapansin nyo po dito, yung Facebook, try nyo pong i-access yung Facebook nyo, ano po ang itsura ng kanilang logo? Dito po, ang Facebook niya, F-A-C-E-D-O-O-K. Tama. Pero yung A niya. Ang A dun sa Facebook is, you know, yung kabit-kabit na sulat, yung A na pag-anong.
Ang apron po is yung sa typewriter. So this is a fake Facebook registration address. So, yun lang po. Babalik po ako para sa keep responsible spending. So maraming salamat po. So kung may mga tanong po kayo, please pakisulat lang po. And try po namin sagot mamaya ni Dex. Okay? Thank you very much.